Naisip mo na ba kung paano nga ba nabubuo ang mga kalsada? Bago bumuo ng mga reaksyon o kuro-kuro sa pinanggagalingan ng mga mumunting sira nito, let us look deeper. Sa ilalim, ang sub-base nito. Mahalaga ang mga ito. May silbi sa buhay mo. Gusto mo malaman kung paanong ginagawa ang mga ito? Panoorin mabuti dahil ganito ang tama. Matapos maisagawa ang clearing and grubbing, excavation, embankment, and subgrade preparation o clear access, ang susunod ay ang subbase preparation. Ang subbase preparation ay ang paghahanda ng lupa na paglalatagan ng kongkreto. So ito yung iniibabaw sa subgrade. Kinakailangang merong maayos na subbase ang bawat kalsada at highway na dinadaanan ng mga sasakyan. Kapag maayos at matatag ang subbase, makakasigurado ng matibay ang paglalapatan ng kongkreto. Kapag maayos at tama ang materyales at compaction ng subbase, mas makakasiguro tayo na mas matibay ang kalsada. Ang subbase course ay ang salansan ng iba't ibang materyales na inilalagay sa ibabaw ng subgrade. Paalala, sa kahit anong road construction, importante ang traffic safety. Mahalagang mayroong babala at sarado o enclosed ang construction site. Ang mga ganitong babala ang poprotekta sa mga manggagawa, pedestrian at mga motorista. Magsisimula ang subbase preparation kapag maayos na ang subgrade. Kailangang masiguradong siksik at walang malalambot na parte o hukay ang subgrade. Saka pa lang ilalagay ang kagamitan sa paggawa ng subbase. Pero teka, ano-ano nga ba ang subbase materials na ito? Ang subbase course, kailangang may pinaghalu-halong lupang pumasa sa pagsusuri, dinurog na puso, bato, at buhangin. Dadaan ito sa CBR test para makita ang tamang kapal ng subbase na ilalatag. Kapag approved o pasado na ang kagamitan sa paggawa ng subbase, ilalatag na ito hanggang makuha ang tamang kapal at tigas. Kung ang nakadesenyong subbase ay 150 mm o mas mababa, isang layer lang ng subbase ang inilalagay. At kung ito naman ay higit pa sa 150 mm, umaabot ng dalawa o higit pang layers ang inilalagay. Sa proseso ng spreading o paglalatag at compacting o pagsisiksik, pinananatili ring sakto ang moisture content ng subbase material. Kaya naman kung makikita nyo sa mga road constructions, binabasa ito o kaya naman ay pinatutuyo. Ginagamitan din ng vibratory roller o pison para masiguradong pantay at siksik ang subbase materials. Kailangan ng pison upang masiguradong pantay at siksik at walang malalambot na parte o hukay. Para mapatunayang siksik ang subbase materials, muling isasagawa ang FDT o Field Density Test. Ang mga test na ito ay paraan upang masiguro ang quality ng ating kalsada. Pero hindi basta-basta ang paglalagay ng subbase. Kapag nagkaroon ng pagkakamali, kailangang ulitin ang paggawa. Kailangan masiguro na ang subbase ay mga tamang materials lang ang ginagamit. Meron tayong mga standard specifications na ginagamit dito na dapat masunod, lalo na sa project implementation. Paano nga ba nating malalamang mali o may kulang ang ginagawang subbase? Heto ang ilan sa mga dapat nating tandaan. Pagka hindi tama ang preparasyon ng base, makikita po natin yung failure. Pag nakakita po tayo ng longitudinal cracks, ibig sabihin nun mayroong base failure. Paalala, mas makabubuti ang paghahanda ng subbase sa panahon na maaraw. Sa paggawa ng subbase course, importanteng masunod ang tamang proseso dahil ang subbase ang nagbibigay ng sapat na tibay sa ating mga kalsada. Napakahalaga
na masunod yung tamang proseso. Dahil ito yung nagbibigay ng tamang tibay doon sa paggawa ng kalsada. At para masiguradong natatandaan nyo ang ating napag-usapan, tingnan natin kung masasagot ninyo ang mga sumusunod na tanong. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasali sa aggregate materials ng sub-base course? Tama! Hindi kasali ang semento at kahoy sa mga materials na ito. Tama o mali? Isang layer ng sub-base lang ang pwedeng ilagay sa lahat ng ginagawang kalsada. Mali! Dahil depende sa required thickness and layering ang gagawing sub-base. Kita nyo na, hindi rin talaga just-just. Ang ating mga kalsada, may mahahabang proseso ring pinagdadaanan para mas maging ligtas sa ating pamayanan. Dahil ganito ang tama!